Magandang umaga at ngayon ang pag-aaralan natin ay ang maging laging handa sa mga karaniwang pinsala at kondisyon ng katawan sa health. Narito ang mga dapat tandaan. Ang paunang lunas o first aid ay ang pagbibigay ng pangunahing magagawang tulong, kalinga at ang pangangalaga sa mga taong napinsala ng sakuna o karamdaman. May mga hakbang na karaniwang ginagawa at kailangan tandaan. Ilan dito ay ang paglilinis ng sugat gamit ang sabon at tubig, pagpapadugo ng sugat upang matanggal ang kamandag at paglalagay ng benda para hindi kumalat ang kamandag. Ngayon, sagutan na natin ang mga sumusunod na katanungan. Unang pagsubok, panuto. Ilarawan ang mga dapat gawin sa mga sumusunod na pinsala. Isulat sa sagutang papel. Number 1, sugat. Number 2, kagat ng hayop. Number 3, kagat ng insekto. Number 4, balingoy-ngoy. At number 5, kagat ng ahas. Baliktanaw. Ano ang dapat mong gawin kapag may napinsala sa isa sa iyong mga kamag-aral o kaibigan, ngunit hindi mo alam ang dapat ng pangunang lunas? Gawain 1, tuktungan mo, panuto. Punan ang mga kahon ng kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa pagbibigay ng pangunang lunas. Pag-alam sa mga natutuhan, panuto. Kumpletuhin ang pangungusap upang makabuo ng saloobin, upang makatulong sa iba sa oras ng pangangailangan. Ako ay blank. Pangwakas ng mga gawain, panuto. Isulat ang tama sa iyong kwaderno kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali kung hindi wasto. Number 1, ang pagbibigay ng paunang tulong na palunas ay kinasasangkapan ng karaniwang takbo ng pag-iisip at pandama ng isang tao. Number 2, ang paunang lunas o first aid ay ang pagbibigay ng pangunahing magagawang tulong, kalinga at pangangalaga. Number 3, ang kaisa-isang pinakamahalagang pagsasanay na matatanggap ng manlulunas ay ang paunang pagsusuri. Number 4, ang layunin ng paunang lunas ay para mapanatili ang buhay. At number 5, ang pagbibigay ng paunang lunas ay hindi kailangan ng pagsasanay tungkol rito. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam!